Good morning, world! Good morning, world! Sky, they're looking for you, Sky. Good morning, world! Si Sky ay pupunta ng parlor. Magpapagloom si Sky. May namimintana. Kasi ma-traffic, nabuburyo na siya. Ang haba na ng buhok, kailangan gupitan. Sky! I love you, Sky. I love you, Sky. Good morning. Guys, hindi kami makapagkaintuhan dahil may music kanina. Ayan, namatay ang music. hindi pwede kung may music kasi maano tayo. Ang tawag dito? Copyright. Ito guys, sindry lang namin yung coffee float. Okay naman siya. Pero hindi masyadong bet ni Louis Boy. Pero ako okay lang. Okay lang ito. Ito kasi breakfast menu, may egg. And ito ang tuwang Louis Boy. Kaya lang, yung egg syempre nila dito, hindi yung kagaya sa bahay na soft ang yolk. Hindi ako matitinga. Bakit? Ang liit. Nang itlog. Kain tayo guys. Crispy. Yeah. Pwede mo yan. Sayo na yan. Mukha siya ng extra gravy. Masarap ang gravy nila. Magana lang ako kumain. Thank you, Lord. Amen. Kaya naman kinakain ko, gusto kong tanginin. Kasi pag wala ka ng gana, ay naku, kaya anong sarap. Ay, nagdaing na tayo kahapon, guys, di ba? Basta kahit daing, basta labing. Yun ang title ko kahapon. Tama. Eto ngayon, nag-McDo naman tayo, di ba? Balance lang. Yeah. Hindi naman pwedeng daing everyday, hindi rin pwedeng McDo everyday. Yes. Ay, kahapon kinain natin talong at daing. Basta't ako, enjoy pa sa food, okay na. Pasalamat ka kasi yung iba talagang hindi na makakain ng mga ganito kasi yung mga symptoms na mga nararamdaman after kumain ng mga ganito. Thank you, Lord. Amen. Alam nyo guys, si Sky na doon sa iniwan namin doon sa groomer. Kasi meron pang may isang nakasalang at saka may isa pang nag-aantay bago siya. So anong gagawin mo ga? Pagkatapos nito? Papagupit. Come with me guys. Papagupit daw siya. Haba na. Kasi si Sky, sinabay-sabay na namin yung kasi merong doon nagde-detour pa kami dahil kasi galing sa bahay pupunta dito dahil merong ginagawa doon sa kalsada. Construction. Matagal pa yun. Lang months daw? 4 na buwan. Pero okay lang. Para naman yun sa kabutihan ng lahat kung ano man yung ginagawa nila doon sa kalsada. Lalagay yata ng mga malalaking, ano tawag mo?
Ano yung nilalagay nila? Imburnal. For drainage. That's good. Kailangan natin yan sa Pilipinas. Yun nga lang. You know, may ano tawag doon, nakakaantala. Pero okay lang. All is well that will end well. Crispy ang manok. Mga nandyan sa ibang bansa. Sarap yung makdo natin, no? May manok at kanin. Basta sa beautification at saka pakikinabangan ng ano natin mamamaya, okay lang sa akin. Correct. Tulad nun. 4 months yun. Ang daan lang yung namin dapat. From gate, metro gate, gagano lang kami. Andito na. Andito na yung beds. So pag dumiret ako ng ganun, ando na index. Pero ngayon, ginagawa namin, paglabas mo ng gate, gaganon ka pa. Sa meaning. Tapos gaganon ka, iikot ka, iikot ulit, tapos iikot ulit dito, mahaba. Mahaba. Talagang ano, may hazard. Pero okay lang. Kaya lang, basta nga sa beautification, yung mga makakaganda, magiging kumbinyente sa mga tao, sa amin, sa tao, sa lahat. Magiging kumbinyente. Eventually. Eventually. It will take 4 months. That's fine. Thank you. Thank you, Lord. Amen. Hindi para ma-stress ka na. Papasok ako. Mag-i-enlix ako. Kaya lang iiyak ako napakalayong gano'n. Eh di, anong gagawin natin? Okay lang. Hindi pwede igawa ng sarili mong kalsada. Diba? Kaya sumabay lang tayo. Dahil kasi tayo, benefits naman natin yun. Di ba? Tayo magbe-benefits nun. At saka yung 7-Eleven, sometimes pumunta kami dun, guys. May bilang kami shopaw, minsan yun na dinner. Nandun mismo sa harap ng ano? Sa harap niya yung ano ginagawa. Detour, sarado. Detour ka. So ngayon, kahapon, sa sa kabilang gate ng Metro Gate. Nako, paglabas mo pala ng gate, nandun pala ang another 7-Eleven, which is better ang parking. Kahit nang wala pa yung construction, mas better ang parking nito. Sabi ko, ito pala 7-Eleven eh. Ayaw ko na suka. Ayaw ko na rin. Ang laki ng manok. Ang laki niya. Kaya pag makain ako sa restaurant, agaano muna ako. Wala akong pinipuntahan bathroom. Naghuhugas muna ako ng kamay. Dahil katulad nito, ang tigas nito. Para gamitin itong ganitong mga ano. Tutulungan ko ng kamay. Yung crunch ng ano, skin. Medyo matigas, hindi pwedeng. Eh, ang lambot-lambot nito. Oh. Hindi mo pwedeng tutukin. Kanya, I have to use this. Kahit hindi naman ako magkakamay. Pag pumasok ako sa restaurant, restroom kagad ang hinahanap ko. Bathroom, para maghugas ako. Gusto ko naghuhugas ng kamay before. Ako naman guys, baliktad. Kahit sa Amerika pa, kahit anong linis pa yan ng bathroom, as much as possible, ayoko pumunta ng bathroom. Ito rin, no? Last bite. Ganun ako guys, kahit anong linis ng bathroom, as much as possible, ayoko pumunta ng public restroom. Kaya sabi niya, hindi ka naghugas ng kamay. Ay, nag-alcohol na ako. Eh, iba yung hugas ng kamay. Sabi ko, I know, pero ayokong hawakan ng mga door, hawakan ng mga gripo. Ayoko. Pumupunta lang ako ng banyo na public. Kung wala lang talaga, kung hindi ko na mapigil ang ihi ko. Ganun ako. Kasi, ayokong makita ang restroom, tapos kakain ako.
which is weird kasi kung sa trabaho nagagawa kong gawin yung mga na iniisip ng iba na marumi, yung linisin mo yung sugat na malalaki, linisin mo ang tao na may incontinence, nagagawa ko yun, tapos pupunta ng lunch, wala yun, it doesn't bother me. Pero yung public restroom, talagang nababother ako. Hindi ko magawang pumunta doon. Kaya mali, pero pinipigilan kong ihi ko hanggang makauwi ako. Ay, sorry, yung lakas ng boses ko yata. Pwedeng hindi na ako umulit ito. Ako rin, pwede na natikman ko na. Hinahin ko lang yung ice cream. Ano to? Coffee float? Float. Coffee nga, coffee float. Coffee float, pero hindi naman coffee. Soda? Ayan, ganun ang mga float eh. Nilalagay sa soda, pero hindi siya lasang coffee. Akala ko, coffee ang flavor ng drink or at least ng ice cream. Hindi naman. For me, parang sodang mapait. So, at least meron na kayo idea para yung mga pupunta ng McDonald's. Makikita nyo kasi bago eh. Bagong, parang bago sa kanila, no? Ewan ko kung bago. Bago nasa yata. Ano nasa ano pa yun? Nasa masitogas? Karatula. Sticker? I mean, sticker. Poster. Poster. Ayan. Hindi yan. Diba yan? Coffee float. Ah, ito pala, teka. Coke, yeah. McFloat. Teka, ano ba yung in-order natin? Ay, yung pala. Coke, McFloat. Yung isa, hot fudge. Ay, hot fudge masarap. Kaya at least alam nyo na ang lasa. Depende sa inyo kung gusto nyo i-try. Coke McFloat ang pangalan pala niya. Ako pinang ginawa ko na lang yun. Ginawa ko ng pinakubig dahil wala silang walang tubig eh. Ito lang pinaka panulak. Meron silang tubig ka? Gusto mo tubig? McFlurry. Ito, masarap. Parang ano to sa atin, yung cookies and cream? Na, yung ng Jack in the Box. McFlurry din. Ano, isang kutsama. Parang kung ano man yung cream at saka Oreo. Nag-share lang kami lagi, guys. Kahit gano'ng karami, kahit gano'ng kakonte, tulad nito, share lang kami. Para kung ano man ang nandito, magkasama kami. Diba? Ano mo, minakain kami yung masama sa tao. Yung hindi huwag naman. Hindi, just yung, I mean, halimbawa, yung may kakainin kami na masama sa tao, let's say, may naglagay ng isang bagay na... Huh? Wag na yun? Ng isang bagay para ano... Para maano kami yung... Ano ba tawag doon? Budol. Diba? Dalawa kami at least. Ayoko nga. Guys, may nagtataka. Bakit daw lagi kaming nagsishare lang ng baso? Ewan ko ba? Diba pag nagkakaintuhan, isa lang baso namin? Mula umpisa pa? Ewan ko. Mula pa noon, ganun lang kami. Ilang dekada na nakasanayan. Mula umpisa na, di ba? Mula pa yun. Pero pag may sakit ang isa sa amin, or cold, yun. Nagse-separate kami ng baso. Pero otherwise, ewan ko ba, nakasanayan lang. Hindi ko nga na realize until may nag-comment na bakit daw. Or na, ngayon lang daw siya nakakita na gano'n na nagva-vlog or yung ganyan na nag-share lagi ng baso. Kasi ewan ko ba? Kasi totoo kami. Hindi yung bang naka-umpisa pa lang kami, gano'n na. Tapos eh, pagka magva-vlog kami, mag-iitigay sa kaming baso, parang awkward kami. Awkward kami.
para bang yung kasi pakikita lang namin sa inyo, matigisa kami ng baso, pero sa totoong buhay, isang baso lang kami. Pagka totoo, hindi ko kinahiya. Kung nakakahiyaman yun, well, I'm sorry, ganun kami. Pero guys, ang nakakatawa dahil hindi ko na-realize yun until na may nag-comment. Ibig sabihin, yan na kasi normal sa aming dalawa. Kaya hindi ko na pansin, hindi ko na realize. Dapat ganun ka. Dapat ganun ka. Ano? Ganun ka. Ang bilis na ng bibig mo sa salita. Ang bilis pa rin sumubo. Ang bilis pa rin sumubo. Paano mo nagagawa yun? Ewan ko. Hindi nga. Kung sasabihin yung parang hindi formal o hindi ano. Hindi naman yun ang ibig niya sabihin. It was not something negative. Parang table manner. Ganun, let's say. Mm-mm. Hindi bali na lang. May nakakita pa nga eh. Natural na natural. Kutin na ako na yan. Natural na natural daw ako kasi nung may nahulog na corned beef yata yun eh. Pero parang ilang beses yun nangyayari, may nahuhulog na ulam o kanin sa lamesa, pinupulot ko tapos sabay subo. Ay, okay lang. Sabi nga, alam ko naman na malinis yung, kumbaga hindi naman sa sahig. Tsaka tayo naglilinis ang lamesa natin. Mm-hmm. Pag sa restaurant, hindi ko yun magawa kasi hindi ko alam kung anong linis yun. At saka siyempre ibang tao na kumakain doon. True. Pero pag sa bahay, wala na. Natural na sa akin yung pinupuloy ko, sinusubo ko. True. Bigyan mo nyo guys, dalawa lang, magka-share lang kami. Pero parang ang dami, oh, hindi na ubo. Ang bilis mo pa sumubo ka. Mm-mm. Alam mo, sign ng paubos na. Hmm. Pag ginanong mo, sumasama yung baso. Kanina may weight eh. Ganyan, pag yun steady, di ba? Ngayon, pag ginanong mo, oh. Hmm. Yeah. Gusto ko yung ano niya, yung Oreo niya. Abuti ko lang ng music, oh. Kung hindi, hindi tayo makapagkaintuhan. Ang dami? Ay, no, hindi naubos. Saan na? Wala na. Ang late lang, di ba? Ay, kaya na. Thank you, Lord. Amen. Ininom mo na gamot mo? Ay. Sarap po. O baka naman merong makapuno na naman sa inyo, ha? Sinisimot. Sayang eh. Hindi, yung ano, yung... Yung Oreo. Taka ano ba? Ganun kami. Now, I need to wash my hand. Bye! Ah, ga, magbay na muna tayo. Halika muna, ga! Magbabay na tayo. Tapusin natin to, samahan nyo kami ha. Here, cut. Okay, guys. We love you all. Bye-bye. No, hugas ka na.